Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, pag-usapan natin ang nangyaring laban ng Meralco Bulls at San Miguel Bermil. Bakit nga ba natalo ang San Miguel Bermil? Pero bago ang lahat, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and share at pakipindot na lang notification bell para updated kayo sa aking video at sa aking mga ina-upload na video. So, bago ang lahat, ito muna. So, tinalo na nga ng Meralco Bulls ang defending champion na San Miguel Bear. Nang pag-usapan natin at kung bakit natalo ng Meralco Bulls ang San Miguel Bear. Una, swerte ang mga Meralco Bulls. Tulad ni na Rene Lugnatan, Chris Nyosa, Almasan, Black, Baser Amer. Yan po ang mga kumamada sa bayan mo pa kaya ni Cliff Hodge na siyang nag-base player. Sa hanay ng Meralco Bulls, lahat sila ay swerte. Kumbaga, bato na naging pera pa. Yan ang naging tema ng Meralco Ball. Dahil kahit sino sa kanila bumato, pumapasok sa labas. Kahit sino ang humawak ng bola, bibihira talaga silang mag-turnover. At maganda ang depensa nila. Number one naman yan sa depensa. Nadepensa nila yung mga big men at mga shooter ng Bermil. Nalimitahan nila yung pass break ng Bermil. At walang nagawa si Arwin Santos sa mga play niya sa labas. Hindi pumapasok. Hindi rin pumapasok yung mga tera ni Chris Rose sa labas. Hindi rin pumapasok yung mga tera ni Cabagnot. At yung mga bench player, wala ring suporta. Ang gumagana na lang talaga ay si Mo Tautua at si Chris Ross. Kaya wala silang nagawa dahil wala silang katulong. Injury pa kasi yung pinaka number one na center ng PBA na si Junmar Pajardo. At sa tulong sana ni Junmar Pajardo, kung hindi siya injury, sigurado ako may hirapan ang Meralco Bulls. Sa ngayon, medyo pahinga-hinga muna sila at matutulak ang Meralco Bulls sa semis. At makakalaban naman ang Meralco Bulls ang rivalry nila na Barangay Hinebra sa pangunguna ni Japet Aguilar, Thompson, Eli Tenorio at ni Stanley Pringle. Punta naman tayo sa kabilang panig. Pumasok na rin ang TNT Giga at ang Phoenix Fuel Master sa pangunguna ni Calvin Abueva at ni Matthew Wright. Sa Giga, sa pangunguna ni RR Pugoy at ni Jason Castro. Maglalaban po sila sa mga susunod na araw. Matutunghayan natin ang mga malupitang galawan ng dalawang team. Dahil sa unang pagkakataon, magtatagpo ng dalawa na si Parks at si Calvin Abueva simula ng masuspindi si Calvin Abueva sa kanyang paglalaro sa PBA. Dahil sa nasuspindi siya sa mga nagawa niyang kasalanan sa PBA. Maalala na TNT ang kalaban ni Abueva bago siya nasuspindi dahil sa pangyayaring di inaasahan. At kasabay pa noon, nagkasunod-sunod ang mga dagok nila sa girlfriend ni Parks dahil sa mga hindi inaasahan na pangyayari. Kaya nadagdagan pa ng pagkasuspindi ni Calvin Abueva. Pero ngayon, nakabalik na si Calvin Abueva. Ano kaya ang mangyayari sa dalawa? So, kung bago kayo sa aking YouTube channel,
Huwag niyong kalimutan mag-share, like, and subscribe. Pakipindot na lang yung notification bell para update kayo sa aking mga ina-upload na video araw-araw. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Bye!